Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, papalapit na sa Philippine Area of Responsibility yung sentro ng severe tropical storm Kammuri na tatawagin sa local name na Tisoy. Sa ngayon, nasa layo pa itong 1,645 kilometers east ng Visayas, yung sentro ng bagyo. At sa wind map ng Metro Weather, posible pang lumakas itong bagyo bago pumasok ng PIR ngayong weekend. Yung nakikita niyo mga kulay na yan, makikita niyo pa nagkulay pula yan, kulang-kulang 200 kilometro kada oras yung hangin na daladala nito. At tinutumbok nito ang central o southern Luzon. Pero dahil malayo pa, wala pa itong epekto sa panahon sa bansa at yung hangin amihan o northeast monsoon ang umiira ngayon dyan sa may northern Luzon. Bukas, bahagyang maulap at may tsansa ng ulan sa hapon sa Metro Manila, pero mga kapuso, hindi ito yung mga malalakas o matitinding pag-ulan. Sa Luzon, buong araw na maulan naman sa mga rehiyon ng Cordillera, dyan sa may Ilocos, at sa mga probinsya ng Aurora, Quezon, hanggang dyan sa may Mindoro Oriental na makakaranas hanggang katamtamang pag-ulan. At sa hapon, may ulan ka na sa ilang bahagi ng Ilocos Region, maging sa Zambales. Sa Visayas, may mga pag-ulan ka dyan sa Capiz, sa Aklan, at maging sa ilang bahagi ng Negros Provinces, pero mga hanggang katamtaman lang yan, mga kapuso. At sa Mindanao, may inaasahang ulan sa Misamis Oriental, dyan sa may Bukidnon, maging dyan sa ilang bahagi ng Soxarjen, dyan sa Lanao del Sur at Surigao Provinces, pero mga hanggang katamtamang pag-ulan lang yan. Apektado rin ng malakas amihan ang alo naman, dyan sa may Ilocos Region, sa may Cordillera o Cagayan Valley, hanggang dyan sa may Aurora, na delikado po sa mga maliliit na bangka. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.